Hello po, ayan. Abangan nyo po ako sa Spot Pinoy. At kasama po natin si Sir Rice, Ma'am Ina. At may guest po tayo ngayon na bagong si Sir Cesar at saka Tess. Galing po ng ano, galing po ng North Dakota po, di ba? Yes, ayan. Ayan po. Hi vlog! Ayan. Abangan ninyo episode 24 kay Atoy. Ayan po, abangan nyo po ako dyan. Dahil maganda na ang sikat ng araw. Oh my God, it's so shining, shimmering, sing sing. At kasama ko si, what's your name? Jaya. Jaya, yeah. You help me put those things, right? Do you want to borrow my bike? My bike is over there, that pink one. I go mama's work. You go to mama's work with this bike? Oh, really? It's a beautiful bike. It matches me. Medyo mahangin, may konting lamig pa, pero okay na. Hindi na katulad dati na malamig masyado. Pero mamaya, madali lang tumatayo. Kaso wala akong ipit eh. Pwede kong kunin yung sipit mamaya. Lagyan ko na sipit yan. Actually, may inaantay ako eh. Meron kasi akong order na kukunin. Yun. Ano yan? Cheats. Cheats? Yes. Alright. Magkano? 20? Oh, ayan na. Thank you. Yung bayad ko sa'yo. Nag-ano ako doon. Saan? Nag-stress ako doon. Tapos sabi ko kanin dyan. Magkano lang sana ako? Oh. Parang ganit na ganit. Hindi naman. Uy, salamat dito ah. Thank you. Salamat, salamat. Ayan. May mga dahon na to eh. Ayan, mga dahon na yan. May mga dahon na. At madami na sila. So, bago pa to dumami ang dahon, kailangan na natin putulin. Putulin yan. What's that? It's a leaf. Leaves. Okay, this is leaves. So, let's just leave it alone. Yun ang gawin natin mamaya. Naalala nyo, kung yung mga dati kong viewer at nanonood pa rin hanggang ngayon, natin naglilinis ako dito eh. Maglilinis din tayo dito. Ayan, unti-unti lang, malaking ground. Ayan. Pati doon, tatanggalan ko rin ng ano, mga sanga. Ayan. Kung pwede, ito rin sunny. Right? Right. So meron tayong kalaro ngayon eh. Nag-ano kami, tinitingnan ko si itong ano, itong bakuran kung gaano kalaki yung gagawin. The butterfly in the bushes. Oh, maybe that was a mosquito. You can fly. Yeah, the mosquito can fly, see? Lalang kulitan lang, no? Pag nakakarinig kasi ako ng mga napapanood ko na may slang na English. Nakukuha ko naman yung mga accent nila pero no? Like for example pagka mga Indiano, you need to get back from your place. I need to tell you something very very funny. Ewan ko lang kung nakuha ko pero parang ganun eh. What's a big butterfly? What's a big butterfly? What's that? What's a big butterfly? It's here. Whoa, I can't say. Oh, that's a big butterfly. That's not a butterfly. That's a bee. No, that's a bee. Yung pala yung sinasabi yung butterfly. This is not a butterfly. This is a bee. Ladybug, where's the ladybug? Here. There's nothing here. If you find a ladybug, it should be red. Look, there is a ladybug over there. It's not an airplane. It's a ladybug. Mas ko to ulit tong ano, tong extension na sasakyan dahil wala naman ng winter, tinago ko na. Tapos lalabas ko ulit kasi
maglalagari ng sanga. There's a ladybug in the bike. Ladybug in the bike? Are we ladybugs in the bike really? Now? Look, it's still a stone. Oh. Yes. Now, what is this? This is a pottery clay. Actually, ulit-ulit niyang tinatanong sa akin. Ayan. Kumbaga magsisimula na naman din. Stone. Crystal. So ito mga gagamitin. Kaso ang problema ko lang, kailangan yung ano, saksakan talaga na hindi siya pwede dito. So kailangan pala yung talagang saksakan. Ano. Ito naman, lagari ito. Ewan ko lang pwede. Pwede siguro. The wind blows away now. Oh yeah, the wind flows. Check it out. Yes. Sabi niya, the wind flow away my pajamas party. This is not a pajama. This is a pillowcase. Ayun, kulitan lang po kami ni Gia. Say hi to the vlog. Say hi. Hi. Ipitan. So, ayan na, okay na. Para hindi na matanga yung mga ano, pajama party ko daw. That's my what? Pajamas party? Yes. Na-interview ako ng Spot Pinoy. Yun. So, I was been spotted. Pre, $5. $5. Ano? Sakyan ko rin. Oh. Day joke lang, may biro lang kita. Ayun nga, na-interview ako ng Spot Pinoy at maraming salamat nga po pala kaila Ma'am Ina, Mark Carino at saka kay Rice. Ayan, so supportahan po natin. Kuhan po natin yung interview ko sa Spot Pinoy. Maganda po yung ano yung palabas nila si Spot Pinoy kasi marami po kayong matututunan. At kasi nagsishare po kami ng mga experience namin, mga individual buhay ba. Kumbaga yung experience namin mula Pilipinas hanggang dito, may mga struggle din. Marami kayong matututunan. Actually, sa totoo lang. Lagi rin po ako nanonood doon at nalalaman ko yung mga istorya, ng mga kababayan natin. So, actually, marami pa pong mga Pilipino dito sa Canada o sa ibang bansa na may mga struggle din ang nangyari sa Pilipinas, tapos pumunta dito sa ibang bansa, sabihin na natin wala dito sa Canada, na hindi natin alam yung kanilang mga kwento sa buhay. Kasi yung iba nga hindi nagbablog. So, sa amin kasi, may mga, sabihin na natin, lakas ng loob. Hindi ko naman sinasabing mahina ang loob ng iba. Sinasabi ko, at least, nasishare namin yung mga experience namin, bad to good, worse man yan, o achievement or success, lahat yan. Ang kapulutan is inspirational. Inspire more kababayan natin na mag-strive pa para sa kanilang pangarap kung saan man ang gusto nilang puntahan bansa. Sa totoo lang, bago ko nagawa ang channel na to, ang ibig kong sabihin talaga ng tropa is the reality of Pinoy abroad. Yun. Kaya tropa ang ginamit ko doon. Gusto ko lang din naman sanang i-share yung experience ng mga kababayan natin at ako sa totoo lang yung experience ko dito. Katulad din ng mga ibang na nai-interview ng Spot Pinoy, gusto lang naman nilang tumulong sa mga kababayan natin na ibahagi yung mga karanasan ng mga Pilipino, kababayan nating Pinoy, mapagaling man sa ibang bansa, dito sa Canada, ganun. Honestly mga katropa, hindi po ako nahihiyang i-share yung nangyari sa buhay ko. Kasi nangyari naman talaga yun eh. Wala na akong magagawa eh. Ang gusto ko na lang gawin is baguhin na lang. I mean, pagandahin na lang yung kinabukasan ko. Yun na lang. So, hindi mo na rin may babalik yung nangyari. So, paano ko na lang papagandahin yung hinaharap ko. Ganun din naman yung layunin ng
Spot Pinoy. Nagsha-share, naghahanap sila ng mga Pilipinong may mga pinagdaanan, and then ako wala pa akong achievement, pero sa totoo lang malaki na yung tulong ng Canada sa akin sa problema ko sa Pilipinas. So naghahanap sila ng mga Pilipino na pwedeng pakapulutan ng aral at sa inspirasyon para ipagpursige pa yung mga kababayan nating gusto rin mabago yung kanilang buhay. Panorin po natin, mga tropa, sa totoo lang, napakaganda. Napakaraming matututunan sa kanila. Podcast, video podcast. Kwentuhan lang, sa totoo lang, inaantay ko nga yung script. Kaso wala pala talaga. Wala pa talaga, talagang script. So, legit, walang script. Kung ano-ano na lang yung mga pinag-uusapan namin. Siyempre, nag-share ako ng experience ko, yung buhay ko. Na hindi ko na i-share dito sa vlog ko, pero soon ipapaliwanag ko ng mas detalyado. Kasi doon, limitado yung oras. So hindi ko talaga na kwento lahat kung ano yung mga nangyari talaga. Merong mga bagay na hindi ako nasabi doon. Pero in lahat na about doon sa utang na nangyari sa akin sa Pilipinas. Tapos, yun nga, dumating tayo sa divorce, nagkaroon ng magandang usapan sa huli, kaso bitin ng oras. So, yun, pag-uusapan din natin dito sa channel ko yun. So, abang-abangan na lang po kung sakaling maging okay na po yung proseso ng aking divorce dito sa Canada. At kung paano nga ba talaga, bakit kailangan mag-divorce, kasal naman, hindi naman ako kasal dito sa Pilipinas. Ay, dito sa Canada, kasal naman ako sa Pilipinas. So, yun. So, malalaman nyo kung ano po yung mga dahilan. So, share ko po dito sa, ano. Why? What's wrong with your head? Ayun, kasi nagkikipaglaro sa akin si Gia. Si hair? No, you need to take a shower now. Get a shower. If you're going to put some grass on your head, here, there's gonna be a worm. So, if there's going to be a worm in your head, there's gonna be a butterfly. See? Grass likes worm. No, worm. Grass like worm. Worm likes grass pala. Ako, sa totoo lang, wala pa akong may pagmamalaki. Kahit meron man, ayokong magmalaki. Sa totoo lang, hindi ko ugali yung ganun. Kung ano man yung meron ako, pagmamalaki ko. Kasi sanay ako sa hirap sa buhay sa Pilipinas . Nasubukan kong mag-tricycle driver, mag-conductor sa jeep, service crew. Marami rin akong naranasang experience. Nag-business ako, pero hindi galing yun sa pera ng magulang ko, kasi walang-wala din ang magulang ko ng mga income na yan. So, dumiskarte ko. Nagsimula sa maliit. Inutang ko yung shop na yun. Binayaran ko. Unti-unti yung binayaran. Ganyan. Hanggang sa medyo napaganda ko naman. Hindi naman ganun kaganda yung sistema ng buhay ko. Nakatulad ng pag meron akong computer shop sa Pilipinas, yun talagang bonggang-bonggang napakaganda. Hindi, simple lang po yung computer shop ko. Mga low class lang yung mga units ko. Naghihingalo pag naglalaro sila. Internet naglalag. Ganun. At least meron akong konting income ba ng time na yun. Hindi ko katulad ng mga magagarang computer shop. Malalakas yung mga computer. Hindi po ganun yung akin. Ganun. So yung parang yung puhunan lang doon is I think nasa 100k ganun. So more than 100k yung time na yun, yung simula ako. Hindi po katulad ng iba na talagang 500, more than that yung mga puhunan ba para mas mapalakas yung computer shop. Services lang naman po yung in-offer ko. So meron ding sideline doon na nag-ayos ako ng computer. Ayan, mga laptop, ganun. Alam nyo, hindi ibig sabihin na nandito na ako sa Canada. Maganda na yung agad-agad, maganda yung kalalabasan ng buhay ko. May iniwan pa akong problema sa Pilipinas, sa totoo lang. Marami pa akong binabayaran, sinusuportahan din, pamilya. Kasi nga, sabi ko nga, wala nang tatay ko. So para, ako na yung parang breadwinner dun. Kailangan ko ring bigyan ng suporta, siyempre, yung pamilya kong naiwan ng aking ama.
Mukhang mahaba-haba itong ano ah. Trabaho. Ano, kasi medyo mahirap tong ano, yung ganitong lagari. Itong gamit ko. Eh, ang dami pa. Yan pa lang yung napuputol oh. Yan pa lang. Tapos ang dami pa oh, hanggang doon pa. Kailan kaya ako matatapos ito? Unti-unti na lang. Isang sanga, isang week. Lumalaki na yung mga dahon, nagkakadahon na to. Sorry? In the plant? Yeah, we're going to cut them all. Okay, cut them all? Yeah, so that it's going to be a beautiful place. With this snow? Yeah, with that snow, with that snow. Ayan na, simula pa lang ako. Parang nismayan na ako. Hindi kasi ano na eh, lumalaki na lumaki. Nasa ilalim kasi. Unti-unti lang yan. Unti-unti lang. Matatapos ko rin yan. Yun nga, sabi ko nga mga tropa, no, supportahan po natin ng Spot Pinoy at mga vlogger dito sa Canada. Kasi ganito kasi yan eh. Hindi lahat ng vlogger pinapakita yung buhay ng buong Canada. Parang ako, yung buhay ko dito sa Canada, yung mismong ako, sineshare ko yung buhay ko para magkaalam yung ibang nangangarap din pumunta rito. At least meron silang basehan, mga guidelines pa kung paano yung sistema ng pamumuhay ko. Malay nyo, maging ma-encounter nyo, maranasan nila. Tapos yung ibang vlogger din, ganun din. So iba't ibang buhay, iba't ibang sitwasyon ang mapapanood nyo sa aming mga sabi nating YouTuber, mga Facebooker. Kumbaga kaming mga nagbibigay ng mga ganitong video content. Mga ilan-ilan lang kami na naglalakas loob na makagawa. Bakit namin ginagawa? Kasi sinishare namin. Tumutulong kami sa mga kapwa Pilipino. Hindi naman ibig sabihin na parang pinagmamayabang namin kung ano meron sa amin. Kumbaga, nag-i-inspire lang kami para sa mga nangangarap pa. Malay nyo, mas maging maasenso pa kayo pag kayo yung napunta at nabago nyo yung buhay nyo, yung kinabukasan ba. Yun lang yung mga turo pa na. At sana, lagi nyo po kaming suportahan. At maraming salamat nga po pala sa mga sumusuporta sa akin. At huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. Kasi ilang porsyento lang po yung ano, yung naka-subscribe sa akin. Yung iba po, hindi po naka-subscribe. So, subscribe po kayo mga katropa. There are too many buses left. What? There are too many buses left. But where? I can't see them. Yeah, later, alligator. See you, mga tropa. Ciao. Baby, you give me ice and fire. What's that? I found this painting. That's not a painting, that's a brush. A brush? Yeah, that's a brush for my teeth.